Isang magandang hapon ang muli naming hatid sa inyo. Sa linggong ito, isa na namang makabuluhang pagsasadula ang aming inihanda. At dahil sa buwan ng Pebrero, minabuti naming ituon ang aming pansin sa isang love story sa pag-asang mahimay ang mga sangkap ng isang matagumpay at tunay na pagmamahal. Halos lahat ng pagmamahal ay nagsisimula sa maganda. Ngunit, hindi lahat ay nagkakaroon ng happy ending. Marami ang nagsasabing sa fairy tales lamang nagkakatotoo ang mga salitang "and they live happily ever after." Sa lahat ng pagsasama, lalo na sa mag-asawa, darating at darating ang mga problema. Kung ito'y nakatutulong makapagtatag ng isang relasyon o nakasisira sa isang pagsasama, malalaman po natin sa tulong nina Victor at Eloisa. Panoorin po natin sila. Swerte mo dyan, kamindan. Sinabi mo, pare. Oh, kaya ka muna. Ano? Nag-aaway na naman kayo ni Eloisa, ano? Hindi, ah. Pare, abogado mo ako. Kilalang kilala na kita. High school pa tayo. Alam ko na kung kailan ka masaya. At kailan ka hindi. Hindi naman kayo susugo dito ng linggo ni Irene kung wala kayong problema, di ba? Pare, pinapasyal ko lang sa'yo yung inaanak mo. Baka makalimutan mo na naman sa susunod na Pasko. Loko-loko. Ako pa yung dadahilan nito. Rom. Loka-loka. Yun ang tingin ko sa asawa ko. Anim na taon na kami nagsasama, pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya ganong nakikilala. Parang dalawang tao yung asawa. Hindi kita maintindihan, pare. Hindi ko ma-explain, eh. Kahit ako nga mismo, hindi ko maintindihan, eh. Alam ko mabait si Eloisa. Minsan, hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit iba ng iba ang kinikilos niya. Naharo na ito? Opo, ma.
Masyado mang matamis ang kape mo. Ako? Naku! Kasi po, mayan po ang gustong timpla ni Victor eh. Napalitan ko po. Huwag na. Nasaan yung mag-ama mo? Nagpunta po sa park, ma. Kasi po gusto ni Irina mamasyal, kaya po isinama na lang siya ni Victor. Pero hindi na lang po. Sa susunod, sasama ka. Ha? Alamin mo yung pinupuntahan, ginagawa ng asawa mo. Dahil ano, mali mo, baka may ibang babae na yan. Bigla kang iwan yan. Ma, hindi po gagawin sa akin ni Victor yun, ma. Yang mga lalaki, pare-pareho yan. Tandaan mo, pare-pareho sila. Yung ama mo, anong ginawa? Yung kapatid mong lalaki, ang tsoromyo mo. Pati nga yung lolo mo. Matagal na nabubulong sa ilalim ng lupa, babaero rin. Oh, ma, hindi po gagawin sa akin ni Victor yun, ma. Mahal na mahal po ako ni Victor, ma eh. Hindi po gagawin yun. Gagawin niya yun sa'yo. Gagawin niya. Iiwan ka rin. Karma ba? Karma. Pakarmahin ka dahil sa pag-iwan mo sa'kin. Sa pagsuway mo sa'kin. Kakarmahin ka talaga. Yang mga lalaki, pare-pareho yan. Yung ama mo, anong ginawa? Yung kapatid mong lalaki, ang tsoromyo mo. Pati nga yung lolo mo. Matagal na nabubulong sa ilalim ng lupa. Babaero rin. Babaero rin. Baka magkasugat-sugat yung ulo ng anak natin, ha? Anong breakfast natin? Kumain pa kayo?
Hindi ka nagluto, Eloisa. Kasakiridan mo mag-alusan. Ano? Di ba lahat naman kayo mga lalaki? Ganyan naman kayo? Lahat kayo may kirida? Lahat kayo may kabit? Ano po yung kabit, Mama? Eloisa, yung bibig mo. Bakit? Ayaw marinig ng anak mo? Bakit? Nahiya ka? Nahiya ka sa katarantaduhan ang ginagawa mo? You're sick. You need professional help. Aray! Masakit! Mami, alam kong kasalanan ko ito. Selos lang yung pare. Yung nga masama, pare. Nagsiselos siya, wala namang dahilan. O baka naman, pare, kulang ka sa lambing. Ha? Rom, sabihin mo nga sa akin, paano mo lalambingin ng ganong klaseng babae? Oh, ito mo. Eh, ikaw naman pala may diferensya eh. Kita mo, hindi ayaw mo sumubok. Hindi lang dahil sa anak namin. Susoli ko na yun sa nanay eh. Oh, siya nga pala, kumusta na ba yung bedang mong babae? Okay na ba kayo? Sa pa yun. Doon yata nagmana ng ugali si Eloise. Bihirang buhay ito. Hirap ka na dito sa opisina. Pag uwi mo pa ng bahay, mas hirap ng loob ang aabutin mo. Ito ha. Tayong kaibigan lang ha. Mag-usap kayo mag-asawa. Yun ang nakikita kong problema ninyo eh. Hindi kayo nag-uusap. Kaya mamaya itong gawin mo ha. Bumili ka ng bulaklak. Yayain mo kumain sa labas. In short pare, ligawan mo uli. Okay? Ayoko mawala siya sa akin.
Yung amo lang siya sa akin. Matanggap ni Eloisa ang lahat. Hindi niya nakayanan ang problema, kung kaya minabuti niyang humingi ng professional help. Nagpatingin siya sa doktor. Sumailalim siya sa mga psychiatric test at counseling. Umasa siyang makatutulong ito para maayos ang pagsasama nila ni Victor. Ngunit siya'y nabigo. Ano sa palagay mo ang naging problema ninyong mag-asawa? Ako? Ako ang dahilan? Simula bata ako, hindi ako nakaramdam ng pagmamahal. Iniwan kami ng papa ko. Ang mama ko parang naging anino ko. Huwag mong gagawin yan. Huwag kang pupunta dyan. Itong gusto ko. Pag hindi ko siya sinunod, sampal, sabunod. Hapas dito. Hapas doon. Sakit. Sakit siya. Kaya nung makilala ko si Victor, nung pinanganak ko si Irene, binuhos ko sa kanila lahat ng pagmamahal ko. Ayoko silang mawala. Ayoko may kahati sa kanila. Gaano mo kamahal ang asawa mo? Sa isang relasyon, kailangan ilagi kang bukas. Naroroon ang pag-intindi sa bawat pagkakamali ng bawat isa. Hindi nga tama ang pagpapalaki sa iyo ng iyong mama, pero hindi yun ang tamang gawain para sa pundasyon ng sarili mong pamilya.
napakabusog ka kasi alam ko namang magagutom ka sa trabaho pag nakaharap ka na sa mesa mo, hindi ka na nakakaramdam ng gutom, hindi mo na alam kung anong oras na eh. Kain. Busog na ako. Kukuha na lang ako kung gusto ko pa. Dito ka ba magdi-dinner mamaya? Ha? Kain ka muna, oh. Dito ka ba magdi-dinner mamaya, Victor? Kasi ang mama mayroong bagong recipe itinuro sa akin. Alam ko magugustuhan mo yun eh. Hindi ako dito magdi-dinner. May kausap akong kliyente. Baka abutin ako ng ating gabi. Kliyente o babae? Iyan ka na naman. Kliyente tong kausap ko. May ipapasok na malaking transaksyon sa opisina. Sa akin. Marami pa akong gagawin. Misales, okay na lahat. Gagawin ko na yung kontrata ayon sa napag-usapan natin. Oo naman. Okay. Okay. Oo, sasali lang ha. May kukunin nila ako. Okay. Buti naman, dito niyo pinasok ang Benavides Enterprise. Malaking tulong yun sa kumpanya namin. Siyempre, matatanggihan ko ba kayo? It's okay with me here. Very, very, very. Matagal namin hinihintay ito. Sinasabi ko na nga ba eh. Tama ang patog ko, may babae ka eh. Eloisa! Ay, Eloisa! Ikaw ba ba? Pare, may bisita ka. Ano ginagawa mo rito? Victor, umuwi ka na. Magbabago na ako, Victor. Kung ayaw mo nagsiselos ako, hindi na ako magsiselos, Victor. At saka magluluto na ako ng almusal. At saka hindi ko na rin papaluin si Irene. Hindi lang naman yun ang problema natin, Eloisa. Malaki. Ano yun sabihin mo sa akin? Babaguhin ko. Ikaw mismo. Yung utak mo. Hindi ko alam kung anong laman yan eh. Puro galit. Mahirap isa-isahin. Eloisa, kailangan mo ng doktor. Victor, hindi ako baliw. Alam ko kung ano yung problema. Kaya lang tinatalo ako ng matinding selos talaga, Victor. Hindi mo na ba ako mahal? Uwi ka na. Samahan mo ang anak natin doon.
Jay, anong plano mo? Wala. Tagal ko nang tinigilan ang pagplano. Wala namang pupuntahan ang buhay ko. Yun ang dahilan kung bakit ko naitanong pare. Kasi, matagal ka nang hiwalay, di ba? Pero hindi naman maayos ang buhay mo. Ikaw naman, oh. Paano maayos? Hiwalay na nga. Lasing ka na yata, eh. Ang gulo mong kausap. Hindi, pare. Ang ibig kong sabihin, matagal ka nang hiwalay, di ba? Pero, pwede pa rin makayos ang buhay mo. Paano? Kasal ka sa simbahan, di ba? Oh. O bakit hindi ka mag-file ng annulment? Pwede mapawalang bisa ng simbahan ng kasal ni Eloisa. Isipin mo pare, para not kasal kayo ni Eloisa, hindi naman kayo nagsasama. Ba't pa ako magpa-file ng annulment? Ito nga't malaya na ako. Totoo ka bang malaya? Hiwalay ka nga, pero kasal ka pa rin sa kanya. Ano ibig sabihin nun? May pinangahawakan siya sa'yo. Ikaw ba pare, may balak bang may pagbalikan sa kanya? Wala. Ganun pala eh. Ano pa hinihintay mo? Madali bang kumuha ng church namin? Madali. Pero kung may sapat tayong dahilan para mapatunayang mapawalang bisa yung kasal ninyo. Sinunod ni Victor ang payo ng kaibigang si Romy. Hiniling niyang ipawalang bisa ng simbahan ang kanilang kasal ni Eloisa. Ginamit niya ang kopya ng Confidential Psychiatric Evaluation Report mula sa doktor ni Eloisa na kanyang nagawa ng paraang makuha. Matapos ang maingat at masugid na pagsisiyasat, napatunayan ng tribuna ng simbahan nang noong siya'y ikasal, si Eloisa nga ay kulang sa sapat na pag-iisip upang maintindihan at matarok ang tunay na kahulugan ng pag-aasawa at ang mga tungkulin at responsibilidad na bumabalot dito. Kaya't idiniklara ng simbahan na walang kabuluhan o bisa ang nasabing kasal ni Eloisa kay Victor. Lola, hindi na daw kayo mag-asawa ng daddy at hindi daw kayo kasal. Hindi nyo rin daw ako anak. Mami! 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 Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Mali yun, anak. Anak pa rin kita. Anak ka pa rin ng daddy mo. At mahal na mahal ka naming pareho. Meron kaming problema ng daddy mo, pero hindi ikaw ang dahilan nun. Wala kang kasalanan, hindi ikaw. Hindi ako masaya ngayon, Mama. Ako din, hindi masaya. Pero ganun talaga minsan, anak eh. Kailangan tatanggapin natin ang hindi masaya para matahimik ang lahat. Pero lagi mong iisipin, mahal na mahal ka namin ang daddy mo. At hindi magbabago yun.
bakit wala ka pang balak? Para ano pa? Eh, naanal naman ng simbahan ng kasalanan. Iba ang church annulment, pare. Iba ang civil annulment. Kailangan pa ba yun? Wala ka bang balak magpakasal ulit? Pagkatapos nang nangyari sa akin, wala na siguro. Ayoko naman saktan, pare. Mahirap magkamali. Okay, naiintindihan ko. Yan, pwede mong sabihin ngayon. Kasi broken-hearted ka eh. Wala ka pang nakikitang pwedeng ipalit kay Eloisa. Eh, paano pag dumating ang panahon na may makita ka? Paano kung umibig ka ulit? May makita kang babaeng tipong pwede mong paksan nun eh. Paano na? Okay, wala nang problema. Binata naman ako, di ba? O pwede ako magpakasal ulit. Bakit hindi? Para nag-grant yung annulment ko. Oh, pwede ako mag-asawa ulit. Madidimanda ka ng bigan ni pare. Pag nagkataon yan, ikakaso sa'yo ni Eloisa. Oo nga, sa simbahan, nag-grant na yung annulment mo. Pero legally, asawa mo pa rin si Eloisa. Hindi kikilalanin ng gobyerno ang pagpapakasal mo ulit. Eh, ba't ganun? Wala tayong magagawa. Eh, sa ganun ang batas natin, pare. Pare, kung walang pagpalagay na natin may civil annulment, tapos yung church annulment, wala. O, paano naman yun? O, di pwede ka magpakasal ulit. Okay yun. Ayon sa batas, pwede yun. Kaya lang, ang hindi mo pwedeng gawin, ay magpakasal ulit sa simbahan. Kailangan pareho, pare. Eh, since naayos ko na yung church annulment mo, o bakit hindi mo asikasuhin yung civil annulment mo? Para talagang lubos-lubos ka ng malaya. Magaling na lalaking yan. Napaanag na niya yung kasalamin sa simbahan, hindi ba, ma? Baka ano pa bang gusto niya? Iisa lang ang ibig sabihin niya. Kung civil annulment ang tinatrabaho niya ngayon, ibig sabihin, may balak na siya mag-asawa ulit. Huwag kang magtaka. Posible ang sinasabi ko. Malay mo, baka yan ang balak niya noon pa man. At yan din ang dahilan kaya nung mag-asawa pa kayo, eh kung ano-ano ang hinahanap niya sa iyong pagkakamali. Sa pangalawang pagkakataon, nagkaharap sina Eloisa at Victor sa korte. Muling ginamit ni Victor ang nakuha niyang confidential psychiatric evaluation report mula sa doktor ni Eloisa. Kung noong unay hinayaan lang ni Eloisa na gamitin yon ni Victor laban sa kanya, sa pagkakataong ito'y hindi na. Ayoko, hindi ako papayag. Hindi ka may papayag, Atty.
Sobra na kahihiyan ang ginagawa ng lalaki niya sa anak ko. Sa pamilya namin. Atty. Berosa, sa palagay mo, wala tayong magagawa para huwag magamit ni Victor yung dokumentong nakuha niya sa doktor ni Eloisa. Oo nga, attorney. Hindi ba dapat kami lang ng doktor ko ang nakakaalam noon? May katwiran ka, Mrs. Dahil ayon sa batas, meron tayong tinatawag na Rule on Privileged Communications between the patient and the doctor. Uh-huh. Okay? Tignan ninyo. Ito. Na ayon sa batas, maaari lamang ibunyag ang confidential findings ng isang doktor, ha? Sa dahilang, number one, kung ito ay kailangan kaugnay ng isang kasong sibil. Okay. Pangalawa, kung ang tao o taong nag-iingat nito ay isang otorisadong manggagamot, nag-o-opera o nagpapaanak. Pangatlo, kung ang impormasyon ay nakuha niya habang ginagamot ang pasyente. Pang-apat, kung ang impormasyon ay kinakailangan niya bilang isang manggagamot. At pang-lima, kung ang impormasyon ay confidential na sa sandaling mabunyag ay makakasirang puri sa pasyente. Ang ibig sabihin, attorney, may laban tayo. Meron po. Pwede tayong umangal. Mm-hmm. Kaya, attorney, hindi pa kung hindi ang doktor ko kung hindi pwedeng magsalita tungkol sa kalagayan ko, hindi ba? Di mas lalong hindi ko dapat payagan si Victor? Oo. Umasa ho kayo, Mrs. Hindi natin papayagan na patuloy niya sirain ang pangalan ng pamilya niya. Salamat. Kung hindi sila pumayag, kung hindi nga tanggapin ng korte yung mga dokumentong hawak ko, lalabas na wala akong grounds para mapaanal ang kasal namin. Mahina ang kaso, pare. Matatalo tayo niyan. Pare, wala silang dapat iangal. Kasi kung pagbabawalan tayo na gamitin natin ang resulta ng psychiatric tests ni Eloisa, ba, masisira sila doon. Pero confidential nga yun eh. Paano na? Kung ang magte-testify sa court, kung ang magpresenta ng dokumento sa court ay yung doktor mismo, okay, pwede sila umangal. Dahil rule on privileged communication between patient and physician ang lalabagin. Ikaw ang asawa, hindi ikaw yung doktor. Wala kang nilalabag ng batas. Ang batas na yun is pagitan lamang ng patient at physician. Kaya lang, isang bagay lamang ang dapat natin ipag-alala. Pero sa pagkakataong inihahayag mo na ang resulta ng psychiatric reports ni Eloisa, huwag sana sila mag-object. Magsabihin nilang hearsay lamang ang lahat ng sinasabi mo. Doon, pwede tayong masira. Teka. Bakit magiging hearsay? Dahil wala akong first-hand knowledge sa dokumento na yun. Hindi ikaw nag-prepare. So hindi mo alam kung ano yung mga results doon. Ibig sabihin nun, wala kang authority para magpatuto sa mga findings na yun. Sa puntong ito pa lamang ng kaso ng annulment ng kasal ni na Eloisa at Victor sa mababang hukuman, nagkaroon na ng pagtatalo ang magkabilang panig na nakarating sa Korte Suprema. Tinutulan ni Eloisa ang paggamit ni Victor ng nasabing confidential psychiatric report dahil ito raw ay isang lihim na impormasyong nakuha ng doktor sa pasyente na hindi maaaring gamitin o ibulgar ng doktor dahil ito ay isang privileged communication. Kung ang doktor daw mismo ay hindi maaaring gumamit nito, di lalo na ang kanyang asawa. Pero mali si Eloisa, sabi ng Korte Suprema. Ang nasabing tuntunin ay nauukol lamang sa doktor o profesional at ang kanyang pasyente. Sa makatwid, kung ang doktor na umiksamin kay Eloisa ang siyang sasaksi at ipipresenta ang kanyang psychiatric report, maaaring tutulan ito ng pasyente na si Eloisa at ito ay hindi tatanggapin ng mababang hukuman. Pero hindi naman doktor ang tumistigo
kundi si Victor na asawa niya, na ang testimonya tungkol dito ay hindi naman kasimbisa at lakas ng isang doktor. Kung sinabi pa ni Eloisa na ang testimonya ni Victor tungkol dito ay isang hearsay o sabi-sabi lang sapagkat hindi naman si Victor ang gumawa ng report at wala siyang personal na kaalaman tungkol dito, maaari pang naging walang kabuluhan ang kanyang testimonya at hindi tinanggap ang report bilang ebidensya. Pero mali ang diskarte ni Eloisa at ng kanyang abogado. Nakatagal lamang lalo ito sa kaso sapagkat 3 taon bago napasyahan ang puntong ito lamang. Pero mukhang naka-score na si Victor sa paglilitis muli sa mababang hukuman. Sa maraming pagkakataon, nagkakamali ang tao hindi lamang dahil sa mga bagay na kanyang ginawa, kundi dahil na rin sa hindi ginawa ang dapat gawin. Kadalasan, ito'y nagdudulot ng malaking abala at pagkaantala ng kaso, tulad ng halimbawa nitong usapin ng mag-asawang naghiwalay na, kung saan sila'y may karapatan pa rin sa kadigayahang idudulot ng muling pag-iisa o muling pag-aasawa. Pero ang higit na mabigat na pagkakamali dito ay hindi ang pagkakamali sa korte, kundi ang pagkakamali sa larangan ng buhay. Tandaan natin na ang pag-aasawa ay isang napakabigat na hakbang sa buhay. Kaya't bago tayo pumasok dito'y kailangang hindi lang kilalang kilala natin ang magiging kabyak, kundi alam din natin ang mga kalakip na tungkulin ng isang asawa. Hanggang dito na lang po, ito po si Attorney Jose Sison na hinding-hindi nagsasawang magpaalala sa inyo na kapag may katwiran, ipaglaban mo. Sabi mo sa daddy mo? Thank you, daddy! Daddy mo ako. Kaya tungkulin ko makita ka masaya palagi. Daddy, next week. Ulit. Sige. Kaya mo ba lahat? Papa. Sige. Eloisa, kumusta ka na? Mabuti. Ikaw? Ganun pa rin. Galit ka pa ba sa akin? Buong buhay ko, yun ang nararamdaman ko. Lumaki akong may galit sa dibdib. Wala na yun ngayon. Balita ko, nag-opisina ka na raw. Oo. Ikaw, balita ko may bago ka daw, girlfriend. Wala. Pa nga tapos ang kaso. Wala bang nanliligaw sa'yo doon? Wala. At saka wala akong balak. Ang gusto ko, ibuhos ko lahat ng aking oras para kay Irene. Sige na, baka meron ka pang pupuntahan. Sige, bye. Eloisa? May gagawin ka pa bukas, katapos ng opisina mo. Wala naman. Bakit? Gusto akong mag-dinner. Kasama si Irene. Kasama ako.
Sige, bakit hindi?